Mga kaaya, Aya Moto Vlogs here. Before po tayo mag-start na ating vlogs, please don't forget to subscribe po sa ating YouTube channel, Aya Moto Vlogs, pati po sa Facebook page, paki-like na rin po, Aya Moto Vlogs here. So, yung Facebook page po natin, inaasikaso ko na po. Progress na rin po siya. So, thank you po sa inyong pag-subscribe at sa pag-like. So, bago pong lahat, okay, pasensya na po sa aking boses. Di pa maganda. Masakit kasi lalamunan ko eh. Sumigaw ako no last time sa state fair. Ayan, paos. Sumigaw ako sa rides tapos sinabayan ko pa ng iced coffee tuwing umaga tsaka halo-halo kaya. Ayan, muntik nang mawalan ng boses si Aya. So, hindi po muna tayo magbablog sa labas. Gawa nga po ng ako po ay panggabi. At minsan tinatamad na akong lumabas kasi nga pagod na po ako. So panggabi po ako sa aking trabaho kaya natamad na rin po ako maglakbay. Pero huwag po tayo mag-alala. Darating at darating po tayo dyan na makapaglakbay po ulit tayo. At meron po tayong part 2 doon sa LA Viaduct na naputol. Gawa nga po nung yung mga kasamahan ko doon nagkatuwaan, nagpa-drive-drive ng motor doon, balikan, natuwa, naglaro. Kaya medyo pinutol ko yung vlog natin doon kasi ayoko naman na makastorbo sa kanila. Nahiya naman ako. So anyway, wash out na lang muna doon sa mga kaduyot, sa mga aking katropa na mga kaduyot, sa mga aking magigiting na mekaniko. Wash out po sa inyo. So, teka po. Bago po tayo magsimula sa ating vlog. So, sabi ko nga kanina, hindi naman po tayo magbablog sa labas. Nakakulong lang ako sa bahay. Gabi lang po ako na uwi. So, ito po ang tips natin dapat gawin sa tuwing tayo ay sasampa sa mga motor natin o bago tayo babiyahe, tuwing umaga. So, tuwing umaga, gabi o hanggang kung ano mang oras kayo magbabiyahe. So, unang-una po sa lahat, wala na sinabi ko sa unang kong vlog, inspectin po natin yung ating mga motor. So, basic po, unang-una natin i-check dyan yung mga leaks po. Tingnan po natin sa ilalim kung meron mga leaks kasi hindi, nako, dami na palang gasgas nito. Kasi hindi may iwasan na kapag tayo natatagtag sa sa mga lubak, kumakaskas po itong ilalim natin sa scooter. Ito po yung unang-unang tumatama kasi masyadong mababa ang ibang ano ng scooter lalo na sa mga maliliit na motor. So, i-check po natin maigi kung meron po tayong mga leaks dito. Tignan niyo po kung nagkabutas-butas po yung inyong ilalim niyo dito. Ito po yung oil. Tignan niyo po 'yan kung dali po yan yung pong mga gasolina po ninyo kung may tumutulo po fuel line. So yung fuel line nito nasa loob, hindi ko na po, ayan po siya, yun po yung parang may filter dyan. So hindi ko na po siya bubuksan, gawa nga po ng ayoko na magkakasuin ng panahon tsaka ayoko siya panikalin. So ayan po, nadali yung aking motor nung isang araw dun sa parikingan ko dun. So wash out na lang sa nakatama. Kunin ka na sana ni Lord, bait mo. Wala pang isang taon yung motor ko ginasgasa mo. So anyway po, yan po yung una-una natin dapat inspectin. So yan po yung una-una natin inspectin sa ating motor. Sa mga scooter, andito po yung mga oil niya sa ilalim. So ewan ko lang po sa mga di clutch tsaka sa mga big bike. Basta po unang-una po nating titignan sa mga scooter. Sa scooter po ha, itong ilalim kasi ito yung tumatama eh. Andito lahat ng mga oil niya. So dito yung nagmumula yung leaks. Tapos yung mga fuel line niya, tingnan nyo na rin sa loob. Ito yung fuel line nung sa akin tsaka filter. So, i-check nyo rin po yan kung may leaks yan. Usually, hindi na naman sa labas nagli-leak yan eh. Minsan dun, sa loob. Ayun po, yung nakakonect po doon sa may carb. Nakakonect po doon sa may carb niya. So,
Yan po yung inyong i-check. May una-una ninyo i-check. By the way, yung nga po palang tungkol sa carb, eh, hindi ko na po i-explain sa inyo kasi hindi po ako marunong sa carb. Tamad na ako magkalkay. Tapos, i-check niya rin po. Excuse me. I-check niyo po yung inyong battery kung nakakabit siya. Sa akin, nandito. Nandito yung battery. So, hindi ko na muna siya bubuksan. Tapos, i-check niyo po yung brake ninyo kung ayos po ba yung kapit. Madali niyo naman po siyang makikita. Mararamdaman kung okay pa po ba yung brake niya. So, ang gagawin niyo po para malaman niyo kung okay yung mga preno ng motor niyo, madali lang naman inspekin ng preno ng mga motor. Ibaba niyo lang yung stand niyo, itulak niyo lang siya, parang bisikleta lang. Itulak niyo lang siya, mararamdaman niyo kung malakas ba yung kapit ng preno niyo o hindi. Tapos i-check niyo na rin po yung mga cable niyo dito kung okay pa ba. Tapos yan, check nyo po unang-una ang inyong busina. Pinaka-importante po, busina. Ayan, malakas ang busina. Sa condition ko, i-start ko muna siya para ma-inspect natin yung mga headlight niya. So, ayan po. Pangalawang unang-una nyo i-inspectin sa inyong motor, headlight, kung gumagana pa. Teka, session na po, nagbiblink dahil nag-start. So ayan, okay na siya. So check niyo po yung ilaw niyo kung okay pa ba o hindi, lalo na po sa mga motor na hindi namamatay yung ilaw niya or meron siyang running light. So i-check niyo po mabuti kung gumagana siya. Unang-una po yung headlight, pinaka-importante yan kasi yan yung nasa harap eh. Pag wala kang ilaw niyan, patay ka. Walang problema sa huli. Pero pag binangga ka, patay ka. Pangalawa, yung check nyo, yung ilaw sa likod. Nagtatawag nilang brake light yan. Kailangan po, umiilaw ang brake light ninyo. Yan. Para malaman ang katabi nyo o nasa likod nyo na magpepreno kayo kung ano yung plano nyo sa buhay. Unang-una, pangalawa po ay ang mga turn signals. Hindi mo pa mabuti kung hindi pa gumagana o gumagana pa ang turn signal nyo. Left po. Right. Sa likod, i-check na po. Kailangan meron siyang turn signal. Nailaw po siya. Ayan, harap at likod po dapat ha. Teka, pasensya na po. Harap at likod dapat ang gumagana, hindi lang basta yung harap. Para malaman ng mga kasunod nyo o ng mga nasa kasulubong nyo kung anong plano yung gawin. So, sa mga carb type po na motor, sabi nila, sabi nila sa mga carb type na motor, lalo na yung mga custom na mga carb, kailangan siyang i-cold start ng at least 15 to 20 minutes po. Depende pa rin sa ano ng carb nyo. Depende pa rin po sa motor nyo. Kasi may ibang motor na hindi na kailangan ni cold start, aandar na. Sa mga kaso naman po ng mga two-stroke, so kailangan siya muna painitin bago siya paandarin. Sa mga four-stroke, hindi po kailangan ng ganun. Kumbaga, twist and go lang po siya. Sa mga 4-stroke po na motor. Sa mga 2-stroke, ganun po yung kailangan gawin. Painitin muna yung makina para makaandar siya na mabuti. So, ayan po. Ayan na po guys, ang ating vlog. Pasensya na po, masyadong maliwanag. Patayin ko na yung motor ko. Sensya na po, masyadong masinag. Sensya na po, masyado nang masinag kanina. Hindi ko
hindi ko masyado makita yung ginagawa ko. So yun lang po guys ang ating tips bago tayo aalis ng bahay at bago natin sasampahan ang mga motor natin. I-check po natin ang lahat-lahat ng kailangan i-check, lalong-lalo na po ang brake, ang pinaka-importante. I-check niya po, madali lang naman i-check ang mga preno ng motor eh. Tulad na sinabi ko kanina, ibaba niyo lang yung stand, itulak niyo lang siya na parang bisikleta, mararamdaman niyo kagad yun kung malakas pa may preno niyo o hindi pa. Sa kaso po ng mga drum brakes, madali po mararamdaman na ano na, malambot na yung preno nyo, hindi na maayos. Pag pinindot yung brake, mabagal po yung response niya or hindi na siya mag-i-stop na mabilis. Sa front naman po, wala naman problema kasi hindi naman po siya madaling mapudpud eh. Yung sa likod po yung mas madalas mapudpud or depende po sa braking niya po kung mas malakas kaya magpreno sa unahan o sa likod. Kumbaga po, kung alin po sa dalawang preno yung ginagamit ninyo, yun po ang mas madalas mapupudpod. Kunyari, likod po yung ginagamit nyo. So, yun pong likod ng mas malakas mapudpod kasi malakas kaya magbrake sa likod or mas malakas kaya magbrake sa harap. So, yun lang po mga kaaya. Thank you po sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo sa tips ko po. So, yung mga tips ko na po yan na binigay sa inyo ay yan po yung lagi kong ginagawa. Sarili ko pong ano yan, natutunan. Ewan ko po sa inyo. Bahala na po kayo mag-add on or bahala na po kayong mag... init. Bahala na po kayo magtanggal kung ano pong gusto nyo. Nasa sa inyo naman po yan eh. Motor niya naman po yan eh. Kung matibay kayo, di twist and go na lang kayo sa motor nyo. Diba? Ganun lang naman po yun eh. Pero mas maganda kung inspekin nyo po na mabuti yung motor nyo. Kasi, sabi ko nga sa mga nauna kong vlog, mas masakit po ma-fall sa motor kaysa sa maling tao. Ma-fall ka na sa maling tao, wag lang sa motor. Kasi ang motor, hindi kayo bibiruin yan. Papatayin kayo niyan, sabi ko nga eh. Papatayin kayo niyan. Hindi katulad ng maling tao, sasaktan lang ang emosyon nyo, tapos move on na kayo. Okay na kayo, diba? Ay, aray ko, umugot pa si ano, si Aya, pasensya na po, umugot pa si Aya, ano ba yan? Anyway, so yun lang po yung ating mga tips ngayon, at yun lang po yung ating vlog for now, habang hindi pa ako naglalakwatsa, gawa nga po ng gabi na yung laging labas ko, kaya minsan tinatamad na rin ako mag-vlog eh. Ano, don't worry po pagka sinipag-sipag akong mag-vlog, lalabas po tayo. Tulad nga po ng sinabi ko, gagawan ko po ng part 2 yung sa may LA Viaduct. Medyo matatagalan nga lang, pero hintay-hintay lang po kayo. So again, thank you so much po sa panonood ninyo. Maraming salamat na rin po sa pambabash nyo. Bahala na po kayo kung anong gusto nyo gawin, likes, dislikes, thank you po. Again, don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel, Aya Moto Vlogs po. Tsaka sa Facebook po, pakilike na rin po, Aya Moto Vlogs po. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo. Again, mas maigi na pong i-check ninyo yung motor ninyo ng maaga kesa sakay lang kayo ng sakay. Ma-fall na kayo sa maling tao, wag lang sa motor. Dahil mas masakit ma-fall sa motor kesa sa maling tao. Anyway po, i-close na po natin ating vlog at ako'y oras na ba? Ako, malilit. Baka malilit na ako. Okay po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Again, I am Moto Vlogs here.